Welcome back to my channel. Good morning here in Sobro TV Albay. So, umaga ngayon, 5:30 pala ng umaga. Maga ako nagising kasi galing ako sa kaibigan ko naki. At din ako ng birthday, so din ako nakitulog. So, ngayon, naglakad ako pa uwi. Duman ako dito sa may baybayin. Sa may baybayin ng Sugod. Ayan. Maganda yung panahon tsaka mainit pa. Nagising pa lang, hindi ako naghihilamos. So, ipapakita ko sa inyo guys yung dagat tsaka yung panahon maganda. Ayan siya. Ayan, ganda ng panahon. Ayan mga kabayan, tulog pa yung mga tao kasi maaga pa. Ayun yung pantalan. Ganda ng view. Paggabi kasi umulan. Ano ba yung aparan ito? Pasigit pala yung araw pero hindi siya natuloy kasi nga may mga ula. Ito yung kabahayan. A few moments later. Yan, tirik ng araw. It's good morning here. Ganda ng panahon. Medyo may ulap. Okay. Good morning, sunshine. Gawa ng uya ko. Ayan. Ay, good job mo. Ayan, lugaw sa umaga. Lugaw with egg. Tapos ayan. Ayan siya sa tabi ng kalisada. Maraming naglulugaw dito. Ayan kuya ko, Kuya Henry, busy sa Philly para sa lugaw. Nasa muna yung Basilio. Ayan ang Silio. Dami. Ang ano sa sauce, panlagay sa sauce. Kasama ko si Buboy, si Yan. Yan ba yun? Magano kadali? A few moments later. Ito yung almusal sa King Boy sa probinsya Pansit, Bato ng Bicol. Ayan. Daming kalat kasi nag-almusal din sila dito. Tara, almusal tayo. Tapos na kasi ako mag-ipay kanina. 2,000 years later. Malunggay. Ayan. Yung papaya, maraming bunga. Kuya ko nagpapakain ng manok. Medyo makulimli, may mga ulap. Parang uulan ngayong hapon. Ganda ng tanawin dito. Alastos pa lang ng hapon ngayon. Itong kalsadang ito, itong hapon ito papuntang bayan ng TV. Sa bayan namin dito. Kasi itong bayan, itong barangay namin sa barangay Sugod. Yan, puro pakabahayan dyan.
likod. Masarap na hangin. Yung talbos ng kamote. Kamoting kahoy pala. Ang ginagula yan. Ang dami. Well, nung mga bata kami rito, natatakot kami pumunta sa sagingan kasi nga sabi ng dati na may ano dito, may mga duwende, may punso. Ngayon di ko alam kung hanggang ngayon naniniwala pa rin yung mga tao doon. Pero ngayon kasi, di ko alam kasi sabi naman iba, yung ano sa punso na tinatawag nila is pinanirahan lang ng mga langgam. Parang yung nabuong lupa, ipapakita ko sa inyo mayroon talaga dito. Pero ewan ko sa inyo kung maniwala kayo or ano guys, eto ipapakita ko sa inyo yung sinasabi nila. Andito mayroon pa. Tabi-tabi po, ayan. Kailangan ko pa rin magtabi kasi sabi nila bilang paggalang daw, ayan siya. Malaking ano yan ang lupa. Pero wala naman siyang ano, wala naman siyang nakakita mga langgam. Tabi po, ayan, lupa yan. Sabi nila, pinuwala nila na ano daw yan, nuno sa punso dito. Tabi po. So yan, ipapakita ko sa inyo guys. Ito maraming ganito rito, yung lubi-lubi nila ang tinatawag. Lubi-lubi ang dami dito sa Bicol eh. Ginugula ito. Kahit saan dito makakita ka ng ganito, itong lubi-lubi. Ayan, yan yung puno niya. Ewan ko sa Tagalog kung anong tawag ng ganito guys. Lubi-lubi kasi yung tawag dito sa amin sa Bicol eh. Ito siya yung lubi-lubi oh. Na-research ko kasi ito, ang ano nito eh. Ang benefits dito guys is ano yung pampa-lower down ng ano ng blood. Nakapagpababa ng dugo para sa mga high blood siguro siya. Ayan, ito yung lubi-lubi. Ewan kung tama ako pero yung kasi yung pagkakaalam ko pampababa daw siya ng dugo itong gulay na lubi-lubi. Masarap to ginataan tapos may halong isda. Ayan, kahit saan ka dito, kahit saan ka dito pumunta dito sa lupang ito saka dyan sa mga sagingan, merong ganyang lubi-lubi. So ipapakita ko sa inyo guys yung talbos ng lubi-lubi na ginugulay. Andito marami. Ayan, ito yung talbos ng lubi-lubi. Tsaka pag medyo lumaki na to, tsaka dumami siya, kukunin siya, tapos yun, ginugulay na siya. Pwede na siyang gulayin. Tapos gagataan nila. Marami niyan dito. Ayan kung makakita nyo, ayun puro lubi-lubi. Ito puro lubi-lubi. Ayan. Ayan lahat to. Ayan guys, ayan lahat. Ayan mga yan, ayan. Pwede na igulayin. Pati yun, pwede nang igulay. Yung mga yan. Dito sa probinsya, kapag ka masipag ka lang, magtanim ka ng mga ganito sa lupa, sa kahit saan, mabubuhay ka dito. Hindi katulad sa Maynila na lahat, pag nasa city ka, lahat talaga, kailangan mong bilhin, kailangan bawat kilos mo pera talaga. So dito, pag nasa probinsya ka, kahit pa paano nakakatipid, lalo at masipag ka, tapos masipag ka magtanim ng mga gulay. So anytime, anywhere, pwede mo siyang kunin at may mauulam na kayo sa bahay. So bali, papakita ko pa sa inyo yung tanim ng mga kangkong tsaka ng laing ng kuya ko. Marami mga gabi. Marami siyang tanim dito. Maganda yung tubo ng mga gabi niya. So ipapakita ko sa inyo. Dito marami. Taka marami ditong mihingi sa kanya. Minsan may iba naman bumibili. Pero kung sa Maynila to, grabe talagang sobrang mahal ng bilang. Sa panahon na to ng pandemya, nagkakagipitan ng pagkain tsaka ng pangulam sa araw-araw. So kailangan talaga magtanim. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga tanim ng kuya ko. Minsan umihingi na kami dito ng ano, ng gulay, ng pangluto. Yun. So free na dito. Nandito na lahat. Ayun, puntahan natin doon. Puntahan natin yung mga tanim ng kuya ko. Maraming umihingi dito ng laing, tapos ng gabi pala, ginagawang laing tapos ng kungkong. Ito yung mga tanim niya dito, ano eh, yung mga kamunting kahoy. Ayan, namatay. Hindi siya nabuha. So ito. Ayan, maraming tanim yung kuya ko. Ayan, ganda ng tubo ng mga ano, ng mga gabi. Ang dami, ayan. Marami pa siya. Tapos ayun doon, ayun, mga kangkong yun. Yun, lalaki ng kangkong, sarap niyan. Yun, dito sa probinsya guys, mabubuhay ka talaga. Ayun, mahangin, presko yung hangin. Tapos nandito na lahat, mga gulay lang, mabuhay ka, healthy pa yung pagkain. So yun, masipag ka lang dito, di ka magugutom. So guys, hanggang dito na lang. So abangan lang kayo on my next vlog.